Tuwing sasapit ang November 14, ang pamilya Flores abala sa pagdiriwang ng isang birthday. Ang handa at mga bisita parating kumpleto, bagamat may kulang. Happy birthday! Ang mismong birthday celebrant, si Jael, na 5 taon nang nawawala. November 14, 2008, ipinanganak si Jose Jael Flores, panganay ni Nadjona at Eliseo. Bilugan ang mga mata nito. May balat sa kanyang noo at meron ding asthma. 5 taon na nga ang nakalipas mula nung ito'y mawala. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kabalibalita ang kanyang ina na si Jona, na ngayon nagsusumamo sa social media. Kamusta ka na kaya, anak? Siguro ang laki-laki mo na. Uwi ka na, please. Sige ka, yung mga damit mo di na kasya sa'yo. Para mga gift namin ma-open mo na din. Para akit na uli kayo ni Daddy ng bundok. Tapos, kasama na si Mommy. Di lang yon, pati si baby sister mo at pati Kuya Iñaki. Ang tagal na, Kuya. Uwi ka na, ha? Wait ka namin. Dito sa kanilang tahanan, kitang-kita magpahangga ngayon na hindi pa rin naghihilom ang mga sugat ng nakaraan. Nakasabit pa rin ang uniform na huling isinuot ni Jael bago siya nawala. Hindi ko siya inaalis dyan kasi dyan niya yan huling nilagay. Hindi ko siya nilalaban kasi gusto ko makita niya kung gano'n akong katagal nagantay sa kanya. Ito yung paborito niyang jacket. Yan, kahit saan, hindi pa rin siya nalalaban. Paulit-ulit kasi siya magdamit pag nagustuhan niya eh. Sorry. Ngayon ko lang kasi siya uli. Ngayon ko lang uli siya binulat na siya rin kasi pumili nito eh. Pati na ang mga regalo na dapat sana natanggap niya sa kanyang mga nagdaang birthday. Tatrabaho talaga kasi ako. So, since nga po asthmatic siya, ikain siya. Tapos nahihirapan ako maghanap ng mag-aalaga. Nag-decide ako na mag-stay na lang. Kung susumahin, bali 8 months ko pa lang siyang talagang naalagaan. From February hanggang sa mawala siya. Iyon yung parang masakit sa part ko kasi kung kailan ako alamin, Mami, yung ready na ako na pag-alaga, yung gigising ka sa umaga, siya lang yung intindihin mo, papasok. Tapos nawala siya. Kwento ni Jona, dahil sa malaking pagsubok na ito sa kanilang pamilya, dumaan siya sa matinding depression. Masama na yung isip ko that time. Nakikipaghiwalay na ako kasi naisip ko yung panganay ko naman malaki na, hindi siya pababayaan. Tapos magulo nga kami dahil sa nangyari. So nakikipag-iwalay na ako sa asawa ko, parang wala nang dahilan para mag-stay. Kung overdose ng ilang beses na, ma'am, siguro hindi ko na lang nagawa yung magbikti, pero yung maglaslas. Tapos magulo din kasi, nagkagulo din, kaya may time na talagang ginusto ko na rin bumigay. Alam, ma'am, iniisip ko rin na paano kung bumalik siya? Paano kung makonsensya siya yung kumuha, di ba, ma'am? Ibalik siya tapos wala na ako. Kasalukuyang OFW sa Abu Dhabi ang tatay ni Jael na si Eliseo. Kwento ni Eliseo, malambing at masayahin ito at ang paborito raw nilang bonding na mag-ama, umakyat ng bundok. Happy birthday, Daddy! Ang hindi raw malilimutan ni Eliseo. Happy birthday, Daddy! Oy, so... Ilang buwan bago nawala ang bata, na ipagdiwang pa raw nila ang kanyang birthday. Hi, Daddy! Hi, Daddy! Happy birthday! Ay, good! Mag-happy bread lang po. Oh, blow the candle, then i-blow mo. Yay! Pero paano nga ba siya nawala? October 22, 2012, nung huling nakita sa Olivares Compound sa Paranaque, si Jael. Umalis kasi ako ng mga bandang 4 pagdating ko. Hinahanap ko siya.
Sabi ng pamangkin ng husband ko, pinsan niya, na yun yung nagbabantay. Nasa tita lang daw niya sa kabila. So pagpunta ko doon, wala. Tapos pagbalik ko dito, sabi niya, tita, nandun lang po, nagpaala. Ani, wala naman doon si Jael eh! Pagbalik ko ulit, wala daw po doon. Yung huling balik ko na, doon na po ako kanabahan. Hanapin natin! Doon ka dito ako! Bali, 2 hours po kami naghahanap dito sa buong lugar. Tapos by 6 p.m. po, nag-decide na akong ibarangay. Nung hindi na makita ang kanilang anak, agad na inireport ni John ang nangyari sa kanilang barangay. Pagdating po ng barangay, ayaw pa nga kaming parang asikasuhin kasi wala pa daw pong 24 hours na missing. Parang lang po ako. Actually, nag-hysterical na po ako doon kasi sabi ko baby pa yung anak ko eh. Parang 3 years old lang. Kaya si Jonah, siya naga ang paghahanap. Nung gabi rin daw na yon, nakatanggap si Jonah ng text messages. Yung phone na yun, ma'am, bihira namin gamitin. Number yun ng husband ko, close friend, tsaka relative lang. Yung relative lang yung nandun. Hinihingan po ako ng 300 to 1 million na nasa kanila daw po yung anak ko. Sinubukan daw tawagan ni Jonah ang numerong yon, pero hindi na raw ito makontak. Doon na siya humingi ng tulong sa pulis. At nung gabi rin yun, idineklarang kidnapping ang kaso ng pagkawala ni Jael. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko ma-imagine eh. Wala ako, natakot po ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pagkatapos ng ilang buwan, dahil wala raw proof of life o katunayan na maaari pang buhay ang bata, binitawan ang kaso ng pagkawala ni Jael. Yung sinasabi mong proof of life na either hindi na nga siya makita, hindi siya makita kung saan siya dinala ng kung sino man lang kumuha sa kanya. So hopeless din kami sa mga ganong situation. Kwento pa ni Jonah, 3 araw bago nangyari ang hinihinala nilang pag-kidnap kay Jael, meron siyang napansin na 2 babaeng nagmamasid sa labas ng kanilang bahay. Madaling araw yung mga 12, merong 2 babae dito. Hindi ko lang namukhaan kasi madilim. First time yun na may 2 babae na nandyan na tanda ko pa talaga yung sinabi na ay sumilip. Malakas din daw ang kutob ni Jonah na ang maaring dumukot kay Jael malapit sa kanilang pamilya. Kutob ng isang ina. The moment na mawala yung anak ko, alam ko na may kinalaman siya. Yun. Kaya, kilala ko po yung suspect. Actually, kinausap ko siya at hanggang ngayon alam niya na siya yung suspect ko. Kung pwedeng alam po na yung kutob lang, yung pagbasyan, ituturo ko po talaga siya. Hindi ko naman po kamag-anak, pero related po kasi siya doon sa kamag-anak ko. Ilang taon na ang nakalipas, pero wala pa ring malinaw na lead tungkol sa kinaroroonan ni Jael. Nito lang Pebrero, may natanggap na mensahe si Jonah. Meron daw batang nakita sa Tarlac na kamukhang kamukha ni Jael. 2 o'clock nag-decide po ako na magpunta ng Tarlac. Hinanap niya roon ang Jerry na nagsasabing nakakita sa kanyang anak. Pero matapos siyang magtanong-tanong sa ilang mga bayan, nalaman niyang ang address na ibinigay sa kanya hindi pala totoo. Kaya ang pakiusap ni Jonah, nakikiusap po ako, huwag po tayong manloko. Yung pagod, kaya kong ipahinga. Yung gastos, kayang kitain. Pero yung sakit na naramdaman ko na akala ko abot kamay ko na. Alam mo yun, parang may sakit ka na gagaling ka na. Tapos nawala. Para kang namatay uli. Parang ganun. Sana wag ganun. Kung tutulong tayo, tumulong po tayo. Kung hindi naman, huwag na lang po tayong manloko. Kasi ang hirap-hirap po. Wow, asa naman ang anak ko. Sa ngayon, pinapalakas na lang si Jonah ng mga alaala ng kanyang anak. May migraine po kasi ako. So, hindi ko makakalimutan doon one time nakain kami. Hinayaan ko lang siya na sabi ko, after mo kumain, dyan ka lang, i-sleep lang si mami.
Tapos nagising ako. Sabi niya, Mami, kumuha pa ako ng pera sa coin purse mo. Sabi ko, bakit? Tapos bumalik siya sa mesa, may dala siyang gamot. Tapos tubig. Sa gitna ng kanilang pangungulila, nadagdagan ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng 5 taon, biniyayaan ng panibagong anak, sina Jonah at Eliseo, si Ellie. Gayunman, wala raw araw na nagdaan na hindi niya inisip si Jael. Nagigilty ako pag alaga siya. Nagigilty ako in a sense na paano yung isa. Ganun. Kaya minsan, madalas, wala siya sa akin. Nandun siya sa nanay ko. Ang hirap. Tulad niyan, off pa ko, ipapasyal ko. Ang sakit-sakit, ma'am, na anong. Alam kong unfair din sa kanya. Alam ko kasi namang wala siya kinalaman eh. Pero may ganun, hindi ko alam kung maiintindihan mo eh. May ganung emotion, ma'am, na ang hirap na naalagaan ko siya samantalang yung kuya niya. Hindi ko alam kung okay. Patuloy siyang umaasa at nananawagan. Sa anak ko, kapit ka lang. Hindi kami titigil. Hanggang di ka namin nahanap. Hanggang buhay kami, maghahanap kami. Kasi naniniwala ako na hahanapin mo kami kung hindi ka man namin mahanap ngayon. Mahal ka ni Mami, mahal ka ni Daddy, di ba? Sabi mo nga, kami ang buhay mo, ikaw ang buhay namin.